Ano-ano ang mga maaangal na salita na binitawan ng mga house challenger laban sa mga natitira pang housemates? Paano mapapalabas sa mga house challenger ang tunay na ugali ng mga natitira pang housemates? Posible bang maging regular housemate ang mga house challenger? Sa puntong ito, nakapasok na nga ang mga house challenger sa bahay ni Kuya. Pero bago natin tatalakayin ang mga no filter opinions ng mga house challenger laban sa mga housemates, tila maraming nalungkot sa pagkaibig ni Sharon. Please comment down below. Kita naman natin kung paano nalungkot si Binsoy sa pagkaibig ni Sharon last Saturday. Aminin niyo mga ka-top friends, kayo rin, di ba? Nakakahiya. Pagkaligtas naman ni Piang, halata na masayang masaya si JM at sobrang daming natutuwa pagkaligtas ni Piang. Tila ang dami ring nagulat sa sobrang daming supporters pala ni Kai. Halata namang na mas doble ang kanyang lamang kesa kay Jared. At humahabol naman ang mga fans ni Piang na bumoto nung mga panahon yun. Pero ang pinakagugulat ni Kuya kagabi nung Sabado ng gabi ay ang inanunsyo na niya hindi pa makakaalis ng bahay si Jared at binigyan siya ng another challenge para pagiging house challenger. Natuwa naman yung mga netizen dahil tila magkita pa si Jared at Bigsoy. Halata naman na si Jaren ay ayaw pang umalis sa bahay ni Kuya, di ba? Sa puntong ito, ano kaya ang magiging reaksyon ni Binsoy sa pagbabalik ni Jaren? Ang isa pang pasabog na ipinagugulat ng lahat ay ang pagbabalik ng house challenger na si Therese, Dongpak at Jack. Tila, bakit hindi kasali si Dylan? Hindi rin kasali si Noemi o si Briggs, si Kanata o si Mark. Bakit silang apat yung binigyan ng task ni Kuya para maging house challengers? Aba, abang-abang ang mga susunod na kaganapan. Paano kaya makikisalamuha si Teresa? Yeah. Well, at kagabi nga, nagbigay na ng opinion at obserbasyon ang mga house challenger kung sino sa kanila ang sa tingin nila ang karapat-dapat pang manatili at maging big winner sa bahay ni Kuya. Pakinggan nyo ang mga opinion ng mga house challenger. He's always doing something for someone else rather than himself. And there's not one time we've ever had an issue in the house with Binsoy. For me, based ako sa pag-stay ko dito, something 2 weeks. Yeah, he's talented. Yun nga, jolly, magaling makisama. Pero parang nakukulangan pa ako. Parang gusto ko mas itest pa kung ano yung kaya niyang gawin. Kung ano pa yung kaya niyang ibigay. Yeah, magaling siya makisama. Especially sa mga ibang housemates. Pero I'm not sure if genuine yung pinapakita niya. Hindi ko alam kung ginagawa ba niya to dahil alam niyang nasa show siya or talagang yun yung ugali niya. Big winner? I'm not sure. Colette proved na, you know, pwede kang magbago for the better while you are still inside the house. I think may mga nasasagot na sa mga insecurities niya before and she knows na how to handle it. Out of all the housemates, I think she's grown the most. Mm-hmm. And she's real. She doesn't hide anything. She's her actual self. There are times na she's inconsistent kasi sa actions niya. Pero nakita ko naman dun kung paano siya nung girl. Check mo na dun. What is she looking for? My first aid. Keisha is the full package. She has what it takes to
become a big winner. She's mature for her age. She's 17. She's talented. That's not a question. And she's competitive, but in a good way. Kaya is really total package, actually. And hindi lang yung talent yung pag-uusapan, how din yung mind niya, mindset niya. She treats this as if it's a competition, but the perfect balance between fighting for yourself and also enjoying your experience. Yeah. Mm-hmm. Do you know this guy? I think she's the most underrated housemate. Hindi kagad siya naiisip when it comes to like chores or tasks. Hindi nakikita yung effort niya or hindi siya nabibigyan ng enough credit for that. But come to think of it, kapag may mga household chores, tumutulong siya. Kapag may mga task, she's very eager na mapanalo yun. Parang hinhold back pa siya. I know na she can do more, na mas mapakita niya pa kung ano niyang kaya gawin. Onting push lang sa kanya. No filter. But at the same time, she's very emotional. Wait, si ano? Sino ba yung malaking tao? Yung African? JP is one of the most funniest guys in the house, I'd say. He doesn't treat it as much, like, as a competition. I think for him, it's more on having fun. So I think if I see that JP is really fighting, that's when I'll be convinced that he could definitely be the big winner. He's really longing for a connection of building relationships. And yun yung reason kung bakit mabilis mo rin siyang makapagaanan ng loob. Kasi you can really sense yung pagiging genuine niya. I'm not convinced na may big winner. Mm-hmm. Kasi sobrang kulang pa din yung nakikita ko in terms of initiative. Especially to sa task. Fiang is so strong. I don't think I've met a girl like Fiang before. She's really, really real. What I like the most about Fiang is that she really doesn't care about what anybody else has to say. But sometimes that can be her weakness. That sometimes she really doesn't want to hear anyone out. The really good part about Fiang is she really fights for what she wants. She really fights for what she thinks is right also. You know, she has to learn also sometimes to pakikisama more, especially if she's not comfortable with certain individuals. But she has to prove herself or improve also, especially sa mga things na she was already said, like constructive criticisms na nangyari. So she has to take note of that. Fiang, siya yung mapapangalanan ko na talagang grabe yung development, grabe yung maturity inside. What makes me hold back when it comes her being a big winner material is really when it comes to manners. Talo ka tayo, first ano pa lang. He has a goal. Mm-hmm. And he's really good at strategizing. Alam niya why he's here eh. Mm-hmm. For me, he's genuine. Nararamdaman kong marami pa siyang tinatago. At hindi ko alam kung kailan niya ipapakita yun. For me, hindi siya nagpapakatotoo. Kung usapang laro, magaling siya maglaro. Pero, madami siya maglaro. Tila mainit-init nga ang sinabi ni Therese laban kay JM. Ano kaya ang opinion ninyo, mga netizen, mga ka-top friend, na sinabi ni Therese laban kay JM? Comment down below, mga ka-top friends. And paalala, no bashing please. Ano naman kaya ang nararamdaman ni Jazz habang sinasabi ito ni Therese? Well, then, ano naman kaya ang magiging eksena sa pagharap ni Fiang at Therese? Ni Jazz at ni JM? At ni Fiang at ni Jazz? Comment down below and paki-like, share, and subscribe for more updates. Maraming salamat, mga ka-top trends!